Humingi na nga ng tulong si Lolo Noy at Lola Tinding kay Senyora Bitina, ang babae na tinulungan nila sa palengke ng Quiapo. Mabilis namang tumugon si Senyora Bitina at binigay ang address kung saan siya matatagpuan. Napadpad nga sila sa isang malawak na lupain ng mga kabalyero. Sinalubong sila ng mga katiwala sa mansyon at masungit na nagtanong sa kanila. Nagtanong din si Don Pacundo kung sino sina Lola Tinding at Lolo Noy. Maging mabait naman kaya sa kanila ang tadhana sa lugar na ito. Ito po ang bahay ni Senyora Bitina Caballero. Pinapunta niya po kami dito. Ba't ngayon lang kayo? Kanina pa kayo hinihintay ng senyora ko. Nandito na po sila, Tinding. Sino itong mga bisita natin? Mamamasukan sila sa atin. Sa correctional, dahil sa bilis ng mga pangyayari, hindi inaasahan ni na Chief Espinas, Warden Balatukan at Makasantos. Gayun din si Mayor Celso na ito na pala ang huling oras nila sa mundo. Tuluyan na nga silang binawian ng buhay nang walang kalaban-laban. Napasigaw si Tanggol nang tamaan ng bala si Mayor Celso. Agad naman siyang pumunta sa tabi nito. Dahil doon, nakiusap si Mayor Celso na tulungan niya at bantayan si Bubbles. Tulungan mo si Bubbles. Nagpatuloy naman ang kaguluhan. Matira ang matibay. Lalong nagpasidhi ng tapang kay Tanggol nang malagutan na ng hininga si Mayor Celso. Hinarap niya ang karamihan at pinabagsak ang mga kagrupo ni Bong. Bumulagta rin ang mga kaibigan ni Bong sa tulong ni na Enteng, at tanging si Bong lang ang natitira pa. Samantalang si Bong papunta na sa tindahan kung saan naroroon si Bubbles upang gawin na ang maitim na balak na matagal niya nang ninanais. Kaya naman patakbong sumunod si Tanggol para pigilin si Bong. Mabilis at taranta na tumawag ng backup sa ibang presinto ang bantay sa correctional. Hello, kaya po police station. Nagkakalitan mo ang presinto. Di magiba. Tandaan nyo yung unit nyo. Yes, sir.